dito, ito na, lalaban pa. Mga kaibigan, na matapos kunin yung buff dito, eh, may pagkulitan pa, pero nakita siya ni Riddler. Ladies and gentlemen, walang buhay dito si Shilumi, 2-bar setup, pero grabe, ganda ng pagkakadaan din sa mga minion na yun, parang bastusan lang. Face to face, but here comes Ejector, pwede yung bato, pero hindi ginamit. Siguro na run out of time na lang din naman, pero si Shilumi, takas, takbong mayaman. Hindi nakakuha ng gante ang Blacklist Rivals doon. Napabayaan nila yung orange buff, ha? Pero, nako, ah, less resources or less loss para to sa Blacklist Rivals, knowing na nakuha or na-steal ng Kingpins yung para sa ating kahit. So, pagka ganito nga situation, kailangan kasi, as of now, kailangan makakilos ng isang Hardit or makasure kill as early as possible kasi siya yung pinaka-damage dealer of the moment. Pero nangyayari ngayon, nauna isang landslot natin. Oo, si Hardit. Exactly. Tama ka dyan. So, tingnan natin mga kaibigan. Pero 1 minute and 45 seconds into our game time. Mukhang maganda-ganda na ang panahon ngayon ng Kingpins. Nakakaluwag-luwag na sila for this early stage ng game. And yung Blacklist Rivals dito, eh, ayun, tulad nun, napapaasim-asim na lang. And the first blood has been taken. May trade nga lang din naman. Pero for that, that's gonna be a 2-1. So, bago man lang mamatay si Shulumi, at least nakapandamay siya dito ng sa ibang member ng Blacklist Rivals. Another one. Naku po, kakalmutin yata ni Kuya Crown. Pero hindi. Pinauwi lang, my friend. Habang babasag-basag din sila dito ng tower. Si Shemi, oops. Tamang ulitan pa din. Nandiyan agad ang gustong kuhanin ng Kingpins yung bottom lane eh. Kaso dumating yung Atlas natin, so walang nagawa sila eh. Nag-disengage na lang din, so tamang kuha na naman ng resources. Pero naku doon sa may bottom lane, Crown versus Levi. Tingnan natin kung sino nga bang mapapatay. Hahabulin pa rin ng isang Tamus na patay at napabagsak ang isang Drawhead natin. Pero tingin tayo dito sa may middle lane, Semi and Rave giving the vision para makuha ng isang landslot na naman yung buff para sa Blacklist Rivals. So, ang hirap nito. Doon tayo sa may top lane, kumukuha na ito ng another objective. Aray, ayun lang si Shilumi dito. Takbo, Diyos ko, Ginoo. Pero yun, lalaban na lang din ang mga for that. Tamay na lang din ang isa. 1-for-1 trade pa din ang nangyari doon sa mga kaibigan. 3-minute game, 10-4. 4-2 ang ating score, turtle has been taken by Kingpins. Nililibang-libang lang nilang Blacklist dito habang umuha ng objectives sa ibang miyembro. Alam nila na kaya nung Masha mangulit. Yun yung sinasabi natin, yun yung medyo advantage kanina sa Kingpins knowing na nakuha nila si Masha. Sa ngayon, 30-minute game time, nakuha parehas ng Kingpins yung buff para sa isang Harriet natin. So mahirap to for a Harriet papaano siya papalag sa clash. Exactly. Kahit ako din, inisip ko lang din. Pero yun nga lang din, may kakaroon ng trade doon sa bottom lane. Crown is back, has been taken down by Blacklist Rival, sumagot na dito. At dinidikit nila ng, distansya ng kalamangan ng Kingpins together with their team. So, slowly but surely, importante for Blacklist, umabante. Kailangan mo na ito mabigyan ng, ma-feed nila dito si Zane o yung kanilang Harith para maging effective sa laban. Mas masakit. I mean, mas mataba ang, mas magandang items ni Harith dito, mas madali sila makakapatay. Ito na nga lang si Riddler, na upo, buhay pa din, pero dash in para kay Shemi dito, at kapatay. 6-3 kagad ang ating score. Gusto pa yata, pwede pa. 2-4 nating ang nangyari doon, ha? Sa engagement na yun. Tama yun, Kuya Zeus, pero silip tayo dito sa may bottom lane na Rave, nagbibigay ng vision, Shemi, mukhang mapapatay ata si Kuya doon, pero ayan ang back up galing kay Levi, napatay ng isang person si Harith, pero ako si Shemi mukhang malalim ata, ayun yun lang na bigyan ng isa si Kuya Lancelot na oh, grabe, yung pa si Countin, nadamay lang mga kaibigan. Nako po, Diyos kumiyo, Ginoo. Ito pa si Majog, basic, ubus, tatlo. Ang patay dito sa Kingpins kagad. Napakalalim din kasi nila dun eh, no? Baka naalimutan nila na, pwedeng backupan ng Blacklist Rivals yung mga kampi nila. Yun, for that, isa-isa silang napatay. Comment dito for Kingpins. Maganda yung pang-aggressiveness nila, pero comment din naman for Blacklist Rivals. Nasasagot na nila, or nasasagot nila yung Kingpins kagad dito, basta-basta. May pagbitawan yes, tama din talaga. Naman. Tama yun, Kuya Zeus. Pero as we can see here, Kingpin, kinukuha ang ating third set. Mm-hmm. At nakuha nga knowing na paparating na sana si Kuya Drawhead natin, pero nakaabang yes, agad yung Kuya natin. Pero yan nga, sila tayo sa may top lane. Grabe, gandang bitaw na. Ayun, nakuha na naman si Crown doon. Kakabuhay pa lang nito eh.
Kaaboy pa lang ni Kuya Crown pero talagang pinuntahan siya with that power of teleportation nga naman dito ni ano ni Louie talaga nga gamit na gamit. Look at this another one si Joy, si Lancelot tataas na lang din. May naalala ako dito sa ano sa Harith na to no. Yung magiging bagong shoutcaster nga pala natin, bukas natin ipapakilala, eh, isa sa nakilala tumatak din na Harith user. Kumbaga, sumasayaw sa lima. Sumasayaw sa lima, going in, going out para dito sa ating bagong caster. So, abangan nyo na lang bukas, last series din, papakilala namin ang shoutcaster na bago. Yung... Go ahead, Persian. So, another clue na naman ang naibigay sa atin ni Kuya Zeus. Mm-hmm. Hello, Kuya Zeus. Nandito ba? Yep. Rinig ba? Ayun. So, silip tayo doon. So, ay, bottom lane ako si Joe. Head natin. Nakaabang agad yung Lancelot. Pero si Ulo ng buhay, mga kaibigan. For this Hylos, mamamatay lang din. Here comes back up. Pero wala na lang din mangungulit. Disengage muna. Blacklist rivals dito. Nakadikit-dikit na for Kingpins. The score is now tied. Gold na lang ang lamangan ng Kingpins din tower pushes. Other than that, sumasagot na pagdating sa killing score. Ulti lang dito para kay Azzy. Hindi ko connect. Shilumi trying to escape. Ito na nga, mga kaibigan, going in. Pero wala nang going out. Si Majo Trisha pwede niyang patulan. Kung saka sakali, but here comes Shemi. Outer backup. Ulti lang din man dito. Third down si Binita. Wala nang buhay si Harith. Mga kaibigan, Shemi might gonna go down. Hindi. Si Zane pa ang nangyari. Ito na at nangyari. Mimaw na abutan lang din man ni Joyd. Walang makakawala sa akin dahil unstoppable force ay gagamitin. Laban pa kay Shemi dito, running out of life, trying to disengage turn throws lang, hindi, patay din naman dito now, at on the lead na ngayon pagdating sa killing score, 9-11 in favor of Blacklist Blacklist International Rivals, nako pinapakita na nila na delikado ang score na 9-11, yan ang umatak do sa World Trade Center sa America before alam niyo ba yan, 9-11 meron akong kilip tayo dito sa may top lane na pagbigay ng yung ating helpers pero na ihagis doon si Kuya Tams natin pero ganun pa man nakuha ng Kingpins natin na yung objective na kuha nila yung turtle pero direct check item grabe for the Lancelot galing nitong ano and, ang galing nung ano nung Louie galing umano ang galing pumuesto nung ano nung Louie din nila eh no talaga nga nagpapakita din ng malupit ang galawang kakaiba. Pero ito, 8-minute game time. Feathered airstrike dito. Si Farsa, nakatago lang din sa tore. Azzy, trying to escape. Hinahabol lang din naman dito ng Hylos. Ito na yung Louie. Kapang, uli ka si Lumi. Nako po, gulat factor doon. The element of surprise is present, mga kaibigan. Parang Art of War lang. Din ang pinabayta dito ng Blacklist International Rivals. So, sabi ko, magaling. Commended yung Louie dito. Alam na alam niya gamitin yung ano. Yung hero niya, si Kayla, napalupit. So, parang yun yung magiging bangungot para sa Kingpins natin. Ngayon, Tate, naibagsak. Tapos si Helcurt, no? Nakapag-ultimate ng kawawa yung ating Farsa doon. Mukhang mabibigyan pa ata ng isa, pero hindi nag-disengage na lang din ang Kingpins dito. Ayaw na nilang pumalag kasi delikado nga naman for the Kingpins. Ipapalag pa sila sa Blacklist. Ayun, grabe si Hylos doon, napakalas ni Joyd, kabayo binubuhat. Pero ito na, 9.50 tayo, oops, gusto pa ng Chicken Joy. Pero hindi, si Shemi dito sumaksak ng walang napala, vacuum lang din naman, wala ng buhay dito. Ang Lancelot, pasok in na lang din, para kay Kuya Zane, naku po, Crown is back, talagang mapapaback din naman talaga sa base, Purify has been pop, disengage pa rin for this, pero that is space created for Blacklist Tribal, simple lang bumawi. Ngayon, puro mga tore naman ang pinagkukuha nila on the side of, or to the bases of Kingpins. Medyo ano to, no? For Kingpins, ang guys, sinabi natin, bangungot yung isang Louie ngayon sa kanila. So, kung ang mangyayari for the Kingpins, yun yung kailangan nilang hulihin or patayin si Kayla. Kaso, ang problema kasi, napasa na ng nakuha na ng Blacklist yung gagawin nila na, okay, ganito pala natin sila, ganito pala mababaliktad yung laro natin. Ngayon, yung bantay, doon sa Louie, nakikita mo yung setup nila. Si tatlo bantay. Na agad sila, apat na kasama niya. So, paano nga naman mapapatay ng Kingpins yung laro? Oo, tama ka dyan. Talagang gamit na gamit din. Pero ito ha, mga nakabantay, bantay bush, 163, mga bestie wap. Walang gagalaw. Dapat kung sino yung nakita lang sa mapa yun lang. Secret lang na may kasama tulad nito. Grabe na naman! That setup from Louie coming from behind mga kaibigan. Tuloy na naman ang boxing dito. Rave medyo out position lang. Pero yun, si Helcurt with a Dark Knight Force disengage na lang din. Okay na nakaisa pero mababawian yata sila. Si Amy dito gumagalaw lang naman pakaluwa.
at pakanan pero patay na din dito ang Hylos. Tuloy pa din ang boxing. Naku po, pwede pa. Palag pa din si Zane running out of life. Disengage. Here comes Riddler. Naku po, tumakas pero muling magbabalik. Naku, baka double kill pa nga. Tamaan talaga din. Dueta kill ka. Med mega kill pa para dito sa Blacklist Rivals. Apat ang patay. Sa Kingpins pang wipe out pa. Oop, oop. Naging yellow. Isa pa. Patay yata. Pero uy, grabe. Calculated ni Kuya o Ate Kyla, basta napalupit mo naman mag-Louie, grabe. Doon siya dumating oh, sa ano, sa bush na 'yon. Grabe. Then grabe yung pinapakita ngayon ng natin. Yan oh, yan. Yung bush na 'yan kung saan nakahiga yung mga ano, nakayan yan. Doon siya nag-teleport to sama-sama sila kung saan nakahiga yung mga 'yan. Grabe ah, lupit noon. Yun yung mga panggulat factor na ano. Face check na may kasamang panggera. Element of surprise dito nga naman tol, sinabi ko nina. Isa 'yan sa naisusulat sa libro na Art of War ni Sanchu, mga ibigan, basa-basahin 'yon. Element of surprise, grabe. Galing ng Black. Oh, the element of surprise from Blacklist International. Element of surprise. Ako 'yan na naman. Mukhang fatal links gustong ibigay kaso na purify dito so basa agad ang middle lane ng King. Akala ko nabasag na ng ano ng Blacklist yung middle lane pero hindi pala, doon pala yung nabasag sa my top lane. Pero yung zone na binibigay nung ating Atlas is talagang naandon right then and then kasi kampante na siya. If ever mapatay nyo ako, there's Louie kasi na hindi nyo alam kung saan siya nabasag. The power of bush. Oo. Iba, ayun to. Ayun ang ganang dapat pagka isang Louie user ka. Dapat ano, iba yung mindset mo, iba ang mag-isip. Kung dapat aldat pinipredict mo kung saan madalas tatago na boost yung mga kalaban para isang teleport mo lang. Boom, gulat na naman laban pa, 'di ba? Minsan yung iba nagkikwentuhan pa, pero ito, nako po, mukhang pinapalit na ng Blacklist Rivals ang mapa ngayon ng Kingpins. Kahapon yung Kingpins they provided us a beautiful fight against Ephesus Esports. Pero yun nga lang natalo. So this time, Blacklist Rivals naman, natalo din to against Archangel din kahapon. So parehas pa tong dalawang to, uhaw sa pagkapanalo ngayon. For this day 2 pa lang tayo. Ha? Pero tsaka napapansin ko dito, ha? Yung Blacklist yung una nila si Masha kanina pa. Pero yun nga lang daw sa may top lane, mega kill na. Para sa isang Hellcurt and napatay pa nila. So malaking advantage so for the Blacklist na idiretso or bumasa ng ng turret. Oo. Kaya pasukin sa clash, pwedeng-pwede, kayang-kaya na. Exactly, tama ka dyan. So, eto na, uy! Ayun na naman, dumating sa baba bigla. Pero buti na pag feather airstrike si ano dun ha, si Majon. Kumbaga nabali, wala yung ulti dito ni, eh, hindi pala ulti ginamit dun. Hindi nag-teleport. Sadyang nandun, oh, sadyang nandun lang pala talaga sila. So, meron pa silang option dito ng manggulat factor sa some other lanes, no? So, 10-22 ang ating score this time. Kingpins, they're still holding their base. Uy, ubus din naman ang buhay. Yes, maganda yung ano, pero ubus ang buhay. Grabe. Yun yan. Click mo nga yan yung ngayon. Kyla. Oh, tinamaan ang ulti ni Parsa. Na umuwi na lang ako. Teka, delegate tayo dito. 10.9 para sa isang... 11 na pala to para kay Hellgirt at yung item niya talaga which is the VOD and the Endless Battle. Tapos sumusunod mga kapag na rin yung isang Harit natin. Compare mo naman dito sa isang Lancelot natin na 7.1. Mas mataas pa si Masha sa kanya. Kaya, Go ahead. O kaya siguro yun yung inuuna ng Blacklist. Napatayan yung Masha. Kasi yun yung mas mahirap. Exactly. Kasi yung Lancelot dito, wala din masyadong ma-provide na damage output. Hindi naman ganun kalalambot yung hero na itong Blacklist Rivals eh. Pagka yung Harit pinili niya, dinadasyan siya, sinasayawan siya. Yung Hellcurt naman, nasa silent siya. Yung Joed, pwede siyang unstoppable force ejector. Punit ang buhay, di ba? Mas lalo yung tank, hindi niya rin mapapatay yun. So, yung Lancelot dito, wala siyang option na pwedeng pitasin dito nang mabilisan, kundi si Kyla lang. Yung Louie lang. Pero ang Louie naman dito, mabitaw lang, magamit lang niya ng tama yung ulti niya, makapag-vacuum, okay na yun. Kahit mapatay siya, position 4 lang siya. Utility, kumbaga, utility lang dito si Kyla. Talagang gamit na gamit ng Blacklist Rival sa kanilang utility core, utility role na si Kyla. Tama naman yun, Kuya. Pero yun nga lang kasi, gaya ng sinasabi natin or kanina pa, yun yung hirap sa Kingpins. Papaano talaga nila mapapabagsak yung isang Kyla. Pero yun na sige, nakuha na naman ng Blacklist, yung pangalawang Lord natin. Talaga pwede nga. Pwede na nito,
nila. Ano? Sorry? Lord. Medyo nawawala ba ako, Jesus? Oo. Ayan, medyo nawawala pala tayo. Yung? Pwede nga gawin ng Blacklist dito, wait nila dumating yung Lord. Or, ano na kasi eh. Or may kampante na yung Blacklist. Oo. Na anytime, pag sa clash, kayang-kaya nilang tapatan na yung Kingpins ngayon. Knowing na ang pressure kasi is nasa Kingpins. Oo. Nasa Kingpins. Exactly. Parang yung all three. Ahawakan or papatayin. Exactly. So for that kung titingnan natin, sobrang hirap ngayon ng ano ng mapa ng Kingpins. Here comes the Lord. Pwedeng maging final push to ng rivals kung sakasakali na hindi mag-iingat ang Kingpins at baka sila ma-wipe out. Pero sa top lane, ayun, grabe naman. Si Lumi laban doon kay Riddler. Sinagitan lang, pinagkaalmot. Pero lalaban pa din, mga kaibigan. Pero yung bottom lane, ayun ang pinagtripahan ng Blacklist rivals. Let's go! Lapat, laban sa lima. Lalaban na lang. Pero dahil setup naman dito para kay Atlas. Baka turnaround kill pa, pero hindi. Saksak patagilid naman dito para kay Shemi. Another one. Dalawa na anda pa dito. But si Lumi has been taken down. Shemi has been taken down as well. Unstoppable na para for this Leviathan Johed. Tuloy pa ang boxing 3 against 3. Sige, naku po, bakbaka na. Bumabalik ang Blacklist rival sa top lane. Pwede din lang i-pressure, my friend. Pero wala na, disengage na lang din muna ang Blacklist rivals. Wala nang buhay. Kingpins well defended para sa kanila. Nakakuha sila ng kill. Tapos single tower lang sa bottom lane ang nabasag sa kanila. So kaya pang umabot ng kahit 2 to 3 minutes more. Pwede pa. Pero yun nga, gaya na sinasabi natin. Hirap na for Kingpins knowing nabasag na rin yung bottom lane. At the same time, kasi, yung gaya na sinasabi natin, all they have to do is to kill Kyla. Mm-hmm. Kaso nga lang, ang magiging tanong natin, paano nila mapapatay? Knowing pa they have Riddler, diba, na once kasi na mag-ultimate siya, hirap tingnan or hirap hanapin ng Kingpins nasaan yung position nila. Lalo na, mas madalas na semi pa. Exactly. Tama ka dyan. So, for that, oh, ito pa. Nako po, magkaabakbaan na naman din. Kyla dito. Oops, nalaban lang. Si Lumi, nako po, wala nang buhay doon. Medyo napasubo na lang din. No? Parang do or die. Ando doon na yung kalaban. Eh. Napalalim na rin si Lumi. At si Lumi, gusto lang din naman sumayagway push. Pero yun nga lang si Shemi, napatay na naman din mga kaibigan. Nakasama. Isang malaking factor yan. Pag dalawa ang napilay dito sa Kingpins dahil pwedeng marekta. Yun nga lang din, Leviathan has been taken down. Napatay lang din mga kaibigan ng Kingpins 4 against 3. Ngayon ang mangyayari, Feathered Airstrike to clear some minion wave sa middle lane, pero another set of minions pupush, pero hindi makakadikit. Hindi pa rin kakayanin mga kaibigan ng Blacklist rivals na tapusin ang laban. Pero here comes the hope. Oh, naku po, Zaman Force sinila pag, pero wala din silang minion wave dun eh. I think hindi rin na good choice na mag Zaman Force dun if ever na wala namang minion. Pero yun, umaku po, patatanggal ang immortality mo, my friend. Buhay pa, patay ka ata. Uy, isang one hit na lang, oh. Muntik na. Click mo yan. Ayun, oh, grabe. Gabalahibo na lang, mga kaibigan. Pero it's a boy. Buhay ang bata. Natakas. Oh, gawin na lang dito ng rivals. Ayan, clear na lang ni Riddler yung top lane. Kuha rin ulit sila ng objectives dito sa may top. Para mas mabigay yung pressure dito for the Kingpins. Tama ka dyan, no? Kasi pagdating nga sa clash, walang magawa din si Asi, knowing na they have, ano alam mo yun, binibigyan niya yung zone, pero nakaabang agad yung Louis natin doon. Oo, tama ka dyan. So, for this, ngayon, tulad na sabi ko, mag-extend yung laban, 2 to 3 more minutes, at ang ibig sabihin doon, aabutin tayo ng, I think, level 3, oh, level 3 Lord na pala to. If ever, no, dalawang Lord na ang napunta sa Blacklist Rivals, so pangatlo, na to, ng Blacklist Rivals na Lord if ever. Tapos di pa rin co-contest ng Kingpins. Medyo delicates na yun dahil sila ang nape-pressure for their lanes. Kailangan wag na nilang ibigay. Pero yun nga lang, naku po, hindi kami mag-Lord. That's gonna be a fake Lord, mga kaibigan. Zaman Force nila pag tuloy pa din ang boxing. Kyla has been taken down sa pinakamalambot na lineup ng Rivals. Pero ito, naku po, set up play lang din naman dito para kay Atlas. Tuloy pa din ang boxing sa bilang banda. Yung Farsa, oops, naging yellow. Pero mamatay lang din with a double kill para kay Leviathan. Tuloy pa din ang boxing. Rave dito. May immortality na pwede pang mapop ng prey. Pero yun, tinanggalan na ng kabayo ng immortality pakpak. Pero mukhang lalaban na sa bottom lane. Pwedeng rektahin. Naku po. Oop, naku, Diyos ko mio, Ginoo, nirerekta na ni Kuya Zane, mga kaibigan. No, laban na lang daw. Yun, a wipe out for this Kingpins and the tower push for Blacklist Rivals. This is it, pansit. Pero walang minion. Relax lang, naku po. Ayun, tapos ang buhay. Yun, for that moment, game number 1 will go to Blacklist
rivals. Sa Laos.